Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Mr. Corby. Our topic for today is about how to read 4-band resistor, basic electronics. Ang resistor ay isang electronic component na nagbabalanse or pumipigil sa pagdaloy ng kuryente. Kung mapapansin nyo, itong ating actual resistor meron siyang strips-like na iba't iba ang kulay. Yan ang ating babasahin para malaman natin ang value ng isang resistor. For example, ito yung ating resistor na merong iba't ibang kulay. So, alamin natin yung bawat value niya. Yung unang-unang kulay, yung blue, yan ang tinatawag na first digit or band A. Yung susunod na kulay, yung pula, second digit, band B. Yung pangatlo, yan ang decimal multiplier or band C. At yung pang-apat, yan yung tinatawag na tolerance or band D. At ito naman yung resistor color coding chart. Nandyan yung mga value ng mga first band, second band, multiplier at tolerance para sa iba't ibang mga kulay. Sa black, meron tayong 0. Sa brown, may 1. Sa red, may 2. Sa orange, may 3. Sa yellow, may 4. Sa green, may 5. Blue, 6. Violet, 7. Gray, 8. White, 9. Yung gold, silver, at no band. Okay, balik tayo dito sa first example natin. Again, yung blue, red, gold, and gold. So, kapag binasa natin ang value ng ating resistor number 1, base dito sa resistor color coding chart, okay, blue, red, gold, gold, yung unang band, yung first digit, blue. Ayan. So, meron siyang number 6. So, isusulat natin yung 6. Next color natin ay red. Yan yung second digit, band B. So, meron tayong 2. So, isusulat natin yung 2. Third digit, gold. Ito yung band C. So, meron tayong times 0.1. Yan ang multiplier. Last digit, yung band D, yung tolerance, gold pa rin. Meron siyang positive, negative 5%. Pwede nang i-multiply. 62 times 0.1 is equal to 6.2 ohms at positive, negative 5%. At yan ang resistance value ng ating unang resistor. Number 2 example, merong green, blue, yellow, at gold. Alamin natin ang resistance value. Same process lang. So, ito yung ating resistor. Unang-una, meron tayong green. So, ilalagay natin sa first band value, yung 5. Next, second digit, band B, blue. Ilalagay naman natin yung 6. Third digit, band C, yung multiplier, times 10,000 para sa yellow color. Last, yung band D, tolerance, gold pa rin, positive and negative 5%. Pwede nang i-compute, 56 times 10,000 is equal to 560,000 ohms at positive and negative 5%. Number 3 example, brown, black, red, and gold. Okay, first value natin, brown. So, dito sa ating chart, first band value, yung brown ay 1. Next, band B, black, 0. Band C, yung red, third digit, multiplier, times 100. Band D, yung tolerance, gold, positive and negative 5%. Multiply, 10 times 100 is equal to 1,000 ohms at positive and negative 5%. So, yan ang value ng ating pangatlong resistor. Next example, number 4, brown, gray, green, and silver. Band A, brown. So, ilalagay natin itong 1. Band B, second band value, gray.
Ilagay naman natin yung 8. Band C, green. Multiplier times 100,000. Tolerance, yung band D, silver. Positive and negative 10%. 18 times 100,000 is equal to 1,800,000 ohms. At positive and negative 10%. Yan ang value o resistance value ng pang-apat nating resistor. Next, orange-orange, brown-silver. First band value, orange, 3. Second band value, orange na naman, kaya 3 ang ating ilalagay. Next, band C, color brown, multiplier natin ay times 10. Band D, tolerance, silver ang kulay, kaya positive and negative 10%. Okay, compute na natin, 33 times 10 is equal to 330 ohms at positive negative 10%. Yan ang resistance value ng ating panglimang resistor. Next, brown, green, red. First band value, brown, ilagay natin yung 1. Second band value, kulay green, kaya 5 ang ating ilalagay. Para sa multiplier, red color times 100. At dahil wala tayong fourth digit, yun to.